Okay, simpleng vlog lang to saglit. Tara mag-unboxing tayo ng ating ATF, ano? Bago ko ipakita yung tinatawag na ATF, ano ba yung meron dyan? So sa ATF, yun yung automatic transmission fluid ng ating sasakyan na kung saan langis yun. Ilalagay natin sa later sa ating transmission, sa ating cambio, para sa ganun ay maalagaan natin yan. Ang pagkakaalam ko na benefit ng langis ay una, para hindi magkaroon ng friction yung mga bakal, yung mga gear, ano? Para hindi uminit agad. Ikalawa, eh, kailangan eh, madulas yung mga gear para very smooth naman ang pagdadrive natin. So, papakita ko na. So, sa mga may question regarding do sa tamang langis ng Toyota Vios automatic transmission, ito po yung langis na pwedeng ilagay. Nabili ko lang po ito sa Lazada sa online. ATF Type T4. Wala na pong iba. Wala na pong ibang langis. Mag-iingat po kayo. Lalo na sa mga baguhan na may sasakyan na kailangan i-maintain. Siyempre, may nagsabi sa akin na kailangan alagaan mo sa langis ang sasakyan para tumagal sa'yo. So, okay. Nabuksan ko na kanina. So, ilang bottles ba ang laman nito? Merong 4 bottles, ano? So, kuha ko ng isa. Ayan. Toyota ATF Type T4 Automatic Transmission Fluid. So, kada isa nito ay naglalaman ng 1 litro. Another 1 litro. Yan. 1 litro ulit. At 1 litro ulit. Bali, 1, 2, 3, 4. Definitely 4 liters ang laman ito. So it doesn't mean 4 liters ang ilalagay natin doon sa sasakyan natin. Ayun, yung sasakyan natin sa labas. 3 mahigit lang. Para sa ganun ay makapag-circulate ng kahit papaano yung langis ng ating sasakyan. So may nagsabi sa akin na mekaniko regarding this ay hindi ko tansya kung ilang kilometers ang kailangan na matakbo ng sasakyan bago magpalit ulit. Siguro 100,000. Pero last 2023 pa ako nagpalit nito, so kailangan ko na magpalit. Ano? So okay. Gan pala tungkol sa pag-maintain ng sasakyan natin ng maayos. Ano? Meron daw nagsasabi na mahal ng maintenance, gagastos ka raw, or something like that. Pero kumbaga, unti-untiin mo lang yung pag-maintain. Unti-untiin mo lang yung gastos para hindi ka naman mabigla, no? Sabihin natin, sa loob ng 1 taon, sa 1 buwan, meron kang particular na consumable product na papalitan. Halimbawa, yung preno. Kung pudpud na, or kung hindi pa pudpud, mas magandang agapan mo na agad para wala na problema. Or ka sa susunod ay yung engine oil, sa susunod pag may pera ulit, kahit pa unti-unti, yung transmission fluid, yung brake fluid natin, yung coolant, at iba pa. Mukha lang siyang marami kung bibiglayin mo. Pero kung unti-untiin mo, is hindi ka mabibigla sa gastos. Yun lang. Thanks for watching.